Hello, hi. First of all, thank you so much for being here. Alam namin na malaking magiging contribution nyo sa film. Kaya sana ay tulungan nyo kami mag-promote. And I'm just super thankful to be acting for Direk. She's so nice. She's like a mom to me. And ayun, napakaganda ng pelikula. Sana ay supportahan namin. Thank you so much. Thank you, David, and of course, Barbie Forteza! Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you all so much for coming today. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa very first movie namin ni David as Adult Team, as Barda. Thank you so much, Pocket Media, for entrusting us with this project. I know na there were so many risks taken to do this project, and so thank you so much dahil kami ang namihingin yung soldiers na gumana dito sa pelikula na ito. And I will also take this chance to invite all of you to please support our premiere night on July 4th sa SM Mega Mall. Sana po sabay-sabay nating panoorin ang nakakahiling na pelikula na ito, directed by Catherine Ocamarillo. Thank you so much! Ganda lang interview ako sa kanila. Tinanong ko sa kanila na anong feeling, of course, diba, na kayo yung nabigyan ng opportunity, and you mentioned this is your first movie as Barda. Diba, we all know na nowadays, napakahirap ng labanan pagdating sa sinehan. Diba, parang people are waiting ng mga pelikula o social streaming platforms. Pagkaganyan ba bilang mga artista, do you still feel the pressure na kayo ang lead star at kayo ang soldiers, ika nga sabi mo kanina ni Direk Candy, para sa pelikulang ito? I have to admit, yes, of course, there is pressure dahil unti-unti pa lang naman kung bumabalik ang mga tao sa sinihan. Pero I am quite confident with our project, with our film, kasi sino bang hindi gustong ma-in-love? Sino bang hindi gustong kiligin? Eh, this is what we are offering, hindi ba? A feel-good, romantic film na lahat tayo sa pagkatapos ng pelikulang ito ay ma-in-love kay David Licao. David talaga. Mukha ni David. David, hindi na to say ni Barbie ka na ka. Ano yung question mo? Kuli tayo David, ha? Okay. Yun nga, David, di ba? Sinihan ngayon, napakaparang alam natin lahat yan na we are all struggling. The Philippine cinema, di ba? Hindi lahat pinapatok pinipilahan. Pero bilang mga soldiers at artista na direkati ng pangatiya ng that kind of love, nakakaramdam din ba kayo ng yung pressure? Ikaw ang feeling dito. David, sagutin mo ako. I think there is pressure. But maganda yung produkto namin, Miss Cathy, ng production. Kaya feeling ko ay as long as we do our best promoting, sigurado kong papatok siya sa takilya. So I think, yes, there is pressure. But I try my best to just control the things that I can control. So, which is by promoting and helping the movie. Totoo. Yan, narinig yung sinabi ni Direk. Pero yun nga, ang daming nagsasabi talaga, the public, yung mga nakapanood na ng trailer na ang ganda ng dating and nangangamoy box office blockbuster. Kamusta na po kayo? It's so nice to see you again, Tito June. Well, it's always nice to hope for that. Syempre, mag-blockbuster, mag-box office. But I guess the main purpose of all of us is to really put out a good film. Diba? Maibalik ang quality films na gawang Pilipino. Maibalik tayo ng pelikulang Pilipino na yun ang panoorin ng mga tao sa sinihan. Hindi ba mga Hollywood films, hindi ba? Or ano muna, Filipino-made films muna bago yung mga Hollywood films, hindi ba? Yun lang naman ang, I think, purpose nating lahat. Bukod sa, dito sa project na ito, it's the entirety of the film industry here in the Philippines. We would like to buhayin ulit ang industriya ng pelikulang Pilipino. Yeah. Yeah. Ayun nga, gaya ng sinabi ni Barbie, eh, buhayin yung film na, film industry. Yes, and
Actually, mas maganda naman talaga manood ng pelikula sa sinehan. Diba? Back in the day, nung mga bata pa tayo, nung pre-pandemic, ang sempre sa sine. Yes. Diba? So with this film, with these kinds of films, sana ay bumalik yung mga tao sa ganun. Dahil mas masaya talaga. Maganda kasi itong ano, di ba? Maganda panoorin ito kung mga first date, di ba? O kaya yung mga gusto nilang ma-rekindle yung love nila. No, dahil na kind of love para ma-realize nila na kung gaano ka-powerful ang love, hindi ba? Ang saya kaya nitong date movie, di ba? Yes, oo. Pero kayo nung nakita nyo, the first time na napanood nyo yung trailer, anong naging reaction nyo? Kasi ang daming yung ganda nyo. Kayo mismo. Sobrang makikita, excited, pag-aing nagkita lang kayo. Ako yung reaction ko, kinilig. Tapos nakita ko, sabi ko, eh, pogi ko dito. Ano yung sena? Ano yung edito? Talagang feeling ko. Oo nga, kasi parang feeling ko mas less pa yung stress ko last year. Ganun sa'yo, mas pogi ako dito. And ayun, tsaka maganda talaga. Napakaganda. And super excited ako dito. Yes. Ako actually, looking forward ako. Nabitin ako dun sa bar scene, direct sa trailer. Maganda kasi yung bar scene na yun, nabang ano yun. Yun yung, ano namin, first chance encounter ng characters natin. So dun mabubuo yung rapport naming dalawa. Hanggang sa magkaroon ng character development. So ang saya, ang ganda ng banter natin sa bar scene. Yun yung very first scene din na kinuna namin on the first shooting day. Yeah, no? Ang sarap mag-promote pag ganyan, no? Na ang ganda ng feedback. Kasi pag alam mo maganda yung pelikula, yeah. Yeah, no? Sa mga ibang kasama sa movie, kasi yung mga fans nyo, the guarded fans, nakakatuwa na ngayon pala may mga nakakasala silang mga blasting mood. Away kayo na ako. Opo. Kakatipin mo sa last week. Yes, opo. Actually, kino-coordinate na namin with Sparkle yung schedule dahil gusto talaga namin umattend sa mga vlog screening para makalibre lang yung sine. Para makalibre ng panood. Hindi, pero kasi hindi rin biro naman talaga ang mag-organize ng vlog screening. So, for our supporters to organize vlog screenings, we really appreciate it. And parang the least we could do is to attend, hindi ba? Sila naman na ang gumawa ng lahat. So, ayun, yes, we will really make time for it. Diba? Last film ko nga, nagpa-vlog screening yung mga fans ko. And then, I got super emotional dahil parang ginawa nila yung lahat ng to para sa akin. And gumagawa pa sila ng mga, parang nag-testimonial sila sa akin. Sinasabi nila yung parang, why we love you, mga ganyan, alala kong iyak ako. So, super thankful sa mga fans na nag-effort, nagbabayad para supportahan kami. Since nag-shoot kayo sa Korea, diba? Meron ko kayo pwedeng i-share ng mga hindi nyo malilimutang experiences habang nag-shoot kayo. Nakakatuwa, nakakakilig, yun. Barbie ko. Hello po, kamusta na po kayo? Alam mong gigalin talaga yung media ko pag invited silang lahat, di ba? Alam niyong ano eh, talagang grand media ko, nga naman. Indeed. Ayan, tama naman. Thank you so much. Hindi ko makakalimutan na ginawa namin sa Korea. I like to add, kasama namin si Divine. Yes! Magkasama, tatlo kami sa Korea. Oo, tatlo kami doon. Sobrang saya kasi nalibot namin yung mga famous K-drama locations. Yung wall na nilalakaran namin ni David doon sa ending ng trailer, ginamit siya sa isang famous K-drama na project. And ang pinaka hindi ko makakalimutan doon ay yung aming yung eksena namin sa ano, sa ano po direct yung tawag doon sa yung tunnel, yung lamig na lamig ako. Yung lamig na lamig ako kasi yung isa sa mga Korean producers namin doon sa Korea, binilhan kami ng tteokbokki,
nagdala kami ng rice cake, yung spicy Korean rice cake. Sobrang sarap. Tapos isa lang kasi yung binili niya, kaya lahat kami nagkukumpulang kami, nakabilog kami. Yun yung midnight snack namin. Sobrang saya kasi parang na-realize ko na ganun, eto pa lang yung unang proyektong pinagsamahan nating lahat. Pero ganun ka-tight yung bond namin kahit out of the country shoot. Parang nagkaroon na agad ng family bonding within this production, within the film. So ang saya ng buong Korea experience namin. Pinaka-memorable, I think yung... Actually lahat ng scenes memorable dahil yung mga locations na kung saan kami nag-shoot ay talagang yung mga sikat doon, yung mga very artistic, di ba? So, pero para sa akin, pinaka-memorable yung nandun tayo sa crossing. Dahil romantic siya, uwis buhay, tsaka maraming tao, tapos malamig, actually super saya siya. And na-enjoy ko rin yung nagpunta kami ng Itaewon. Yes, ng Itaewon kami. Dahil super fan ako ng Itaewon class na TV show. So, ayun. Bakit po is buhay, David? Kasi tumatawid. Parang sa scene, kailangan namin tumawid. And yung mga cars. So, one time na actually, parang sabi ko kay Bobby, halika na. Tapos bigyan na green. Ay, sorry. Kasi seeing the trailer, talagang totoong, I have to agree, talagang nakakakilig. Was there a time in your life na maging mabuo yung love team nyo ni Barbie? I wish mo na sana kayo na lang. Barbie, huwag kang makialam ha, Barbie. Tanong ko para kay David, eh, nakaiwalay ako sa'yo. Ano ba yung question? Paulit po. Paki-rephrase nga, Jairo. Baka mas matindi pa yung tanong ko dito after. Ano daw, David, is there a time na naisip mo na sana kayo na lang? Sana ako. I think, I think, yung totoo, ha? Hindi naman, siguro kasi kuminsan kapag may co-work ka, di ba? For example, may love team ka, I think it's easier na parang, since lagi kayo magkasama, di ba, na nasa eksena kayo, nasa teleserye kayo, meron kayo endorsement, so magkasama kayo. So parang minsan ako maisip ko lang din, uy, mas madali siguro yung gano'n. But of course, hindi mo na alam pa rin kaya ka rin. But you know, of course, garantiin mo na lang kami. Sasagot mo. Yes or no? Man, syempre, yung mga gano'n. Karate naman talaga eh. Ikaw ba? Hindi, iba yung tanong sa akin. Iba po yung tanong. Hindi ako satisfied sa sagot niya. Hindi po. Oo, parang may pinahikot-ikot niya. Pwede pa eh, sa dulo naman, so nagsabi naman siya. Meron naman ko. Meron naman ko. So sabi naman, ano naman. Sige, tanggapin ko naman. Barbs, kung halimbawa lang wala sa buhay mo si Jack, posible bang may love ka? Titipin. Bago sagunin, magbabalik ko. May commercial! I think, mahirap nga siya. Para sa akin, sisigundahan ko si David. Mas madali siguro ang magiging trabaho namin as love team kung kami talaga sa totoong buhay. Pero siguro malaking bagay kasi na we've built this very strong friendship within the love team, within the partnership. Kaya hindi na rin ganun kahirap for the both of us to work together. And to answer your question po, na if
single ako, is there a possibility? Sinong makakapagsabi, hindi ba? Siguro, ano, ask me again when we get there, tita. Kasi sa ngayon, I don't think I have the right answer to that. Imposibleng hindi kayo, I'm sorry ah, magkailaban sa isa't isa. Am I right? Pero parang bago ka sumagot sa pagsasabi ni Taaser, parang siya si Mila sa that kind of... Papunta po doon? Palawang coach na? Na parang Barbie. Kesa kung support na ako, baby, tapos. Tama naman. Oo. Eh, hindi, binibigyan ka talagang chance pag-isip doon ha. Sumusunod na ako nila. Tama naman talaga yun, di ba? Kahit naman siguro ako, ganun din yung isipin ko. Na, siyempre, sa dami nilang dalawang eksena, bakit di sila nagkakailangan? So, I think it's normal naman to say. So, it's a yes. So, parang you're speaking from the point of view of madam, parang ganun. Na iniisip niya yung iniisip mo. Kung makakita ka rin ng love team na sobrang ganda ng chemistry, tama ba? Ayun daw po. Oh, di ba? May translate po. Sige, kahit pa paano, Joy, nakuha natin naman yung sagot. Hindi, pero yes, it's the A. Pero in all fairness naman to David, di ba? Kahit na lumigoy-ligoy ng very light, may sagot pa rin siya na, oo naman. Di ba? Hindi siya nagsabi ng no or okay. Okay. Good job ka, Joy. Yes. Pag ako din nakapag kukuya mo rin yan ito. Sige, lastly naman to the rest of sila. I mean, kung ako, kung anak kitang sa totoong buhay, at may mayaman na mabait pa, simpatiko, eh game na. Diba? Kaya natanong, kayo ka ba? Diba? Hindi ko alam na meron. Sorry mo. Hindi ko nakikita lagi sa algorithm. Kaya pala si Nita eh, hindi niyo po rin nakikita. Kaya ko rin natanong. Nagtatanong na siya dito. Diba? Hindi ko naman alam. Kasi super ganda pwede. Ibig sabihin ko ba effective? Effective? Kilig-kilig ka ako sa inyo. Hindi chika kilig ko. Yung mga parang comment pa doon kay direct, diba? Pero talagang kilig ako sa trailer. Sorry na ba? Kaya pala tanong pa ng tanong Tita Ace dito, kanina ba? Oh, sobrang forward ka. David, ano ba? David, ano ba? Trip mo ba si Barbie? Tapos, hindi niya ako sagot minsan. Ano ito yung ba? Inuman? Trip mo ba? Trip mo ba? Ganun yan, diretso. Wala nang padalos dati. Okay. Pero like what David said, Tita, when you're working together with someone for so long, you spend so much time, there's a big chance. And they're both great people. They're both great actors and an actress. And there's a big chance. But that's all up to them now. So we just have to wait and see, right? David. Parang nagugulan si David eh. David. May pinag-alaman din. May time ba na parang nakakaramdam ka ng pressure because of this love team? I think kayong dalawa, kasi you have to be realistic in portraying a certain role, lalo na ng isang kasintahan, di ba? So, sa inyong dalawa na lang, itatanong ko yun, kung meron pang pressure sa inyo, especially so na wala kayong relasyon in real life? Kasi hindi naman ako masyadong pressure dahil napakagaling ni Barbie na actress. Siyempre, kumbaga, talagang kunwari magka-eksena kami, may isip mo na in love siya sa akin sa scene, di ba? Kasi napakagaling nga niya. So, ayun, pero wala naman pressure. Wala naman pressure. We're super happy na ka-love din ko si Barbie dahil marami akong natutunan sa kanya. Di ba? Tapos ang ganda-ganda, tingnan. Di ba, may meron siyang ano, Barbie, meron si David na ano, signature pakilig pose. Meron. Oh. Pag nagpapakilig siya, tama ba, Derek? Tinataas niya yung kilig. Mga ganun siya. Yeah, tama, mali. Mila, ano?
tuntasok kilay mo. ako naman po to answer po your question. I think yung pressure ay to maintain po yung love team, yung lakas ng love team. Kasi simulat sa pool naman po, unexpected naman po na mag-pick up yung team up naman po namin. So I guess yung pressure is coming from kung paano namin siya ma-maintain. At sana masulit namin ang partnership na ito, hindi ba? At huwag mawala yung aming friendship kahit na siguro in the future ay magkaroon kami ng ibang world, hindi ba? Mas yun po eh, mas yung friendship and yung pagiging consistent ng love team namin. So siguro it helps na parehas kami ng management, where we are both under Sparkle of GMA Network, kaya parang nag-guide nila kami ng maayos sa mga proyektong tatanggapin namin as a love team. Pero sa pelikula, na parang ipatulala ko kay Barbie that effective siyang actress at naisip mo na ito na sana yung babae. Parang ganun ba yung parang tipong na sana ito or something? So ganun, di ba? Naisip mo ba yun? Dahil sobrang kilig ng eksena and then ang galing ni Barbie, mas parang na-inlove kang bigla, hindi dahil sa character mo. Alam all your questions, ha? I think that there's this one particular scene na nandun kami sa, alam mo, nasa may river ba yun? Rivers under the bridge. Yeah. So yung scene namin dun, parang, syempre may lines kami, tapos tinitinan ko siya, tapos very romantic yung scenery, na parang, uy, alam mo yun, syempre, I think as an actor, kailangan mo talagang to make it seem like it's real. Like you really have to feel feelings, di ba? And hindi lang din naman dun sa particular scene na yun. I think even in Maria Clara, maging sino ko man, I always feel things whenever I work with Barbie. So, yeah. Ikaw ba pag every time na talaga kinikisa natin si... Hindi kasi parang, sa amin kasi parang feeling namin napaka-alas pa yung ako. Okay. So paglalabas ng kasi ibang mga artista kasi medyo may nag-vote bang kayo, parang pinapaano nyo ba kami. Pero ikaw ba, every time na magkasama kayo ni Barbie sa mga kilig na eksena, nadadalang mo ito sa bahay? Or minsan iisip mo ba na namimiss mo siya hindi dahil na eksena mo siya, kundi dahil parang feel mo, love mo siya? Ako? Parang feel lang. Kasabi niya gano'n, pwede, parang gano'n. May mga gano'n naman, di ba? Si Barbie naman talaga, ano yan, maganda talaga, masipa, girlfriend material talaga siya. Ay, sorry. Yeah. Bakit pet din ba ni Aykal? Oo, eh. Joke lang. Natamaan ko kasi Walter. Okay. Barbs, thank you ha. Thank you, David. Barbs, ikaw naman, is this the kind of film na pwede mong ipanood kay Jack ng saway kayo? Nang wala nang tanong-tanong at walang parang ano, feeling mo, kikiligin din naman siya. Actually, tinanong nga niya sa akin kung kailan ipapalabas. Sabi ko, July 10, sa Sinihan. Sabi niya, oh, eh kailan natin papanoorin? Ah, nag-present ka siya. Gano'ng ka-supportive sa si Jack sa... Kasi ang dami di bang nag-romance sa social media. Pinupusan na lang ang bonga to the point na parang nalalait na rin si Jack. First of all, I would like to extend my gratitude for acknowledging that. Thank you so much. And I would also like to say how much I appreciate his support towards me. And hindi ko naman na ma-describe kung gaanong kalaki yung suporta niya sa akin. Pero siguro, hindi ko komportableng magagawa ang mga bagay na ginagawa ko ngayon kung hindi siya full support sa akin. Yun na lang. I'm happy for you. Thank you. Gary naman for my last question. Nakasama mo ng Katniel. Hindi ba? Anong meron dito sa Bardanas? Parang sabi mo, kinikilig ka rin naman sa Katniel. Anong meron dito sa dalawang talapang kakaiba naman sa Katniel? Pareho nga. Sorry ah, pero ako lang, I will speak from the heart.
pareho kinikilig. Kasi sa shooting namin, kinikilig ako sa kanilang dalawa even off screen, which was the same with sila Kat. So, pareho, nakakilig, kaya nga gusto kong matuloy, pero ano naman, no disrespect to your love, the love of your life. Hello, Jack. Nice to meet you. Wala ko na, kinugay ko na siya, wala lang signal, pero nakikin ko kaya, hello, Jack. Pero kinikilig talaga ako, sorry. Diba? Wala ko na ganito ang pagkakaiba, even kay Barbie, the way she acts or something. And they're both nice. Diba? Pareho naman she's just whiter than Kathy, but they're all nice. They're all beautiful women. They're like my children talaga. Walang pinagkaiba. And I love that the actors of today, the Gen Z, has learned to show respect. Kasi there was a batch. I don't remember which batch. Pero nawala yung respeto sa mga nakakatanda. Alam mo, sabi ko nga, if you cannot respect the person, respect the age na lang, di ba? Pero these youngsters, they're also nice. Wala akong masabi, parang inaral nila at sinapuso nila kung anong importante sa buhay, respeto. And I love that for all of them, all of these young kids who I've worked with. Yeah. Thank you. Lar, hello. 50 to 500. So people are budgeting din naman for their needs and wants. So ngayon, medyo mababa na ulit. May certain mall na nagbaba ng rate nila because they're celebrating something. Do you think this is a factor in supporting you guys na sana meron bang dapat gawin para mas bumaba pa yung cinema rate at mas pumatok pa sa takilya ang inyong pelikula? Any thoughts from any one of you? Si Derek, parang maganda mas pagkakilipin. Well, the efforts na ginawa nyo sa mga teleserye na ginawa nyo. Kasi this is your first film, if I'm right. First film together as Longtip na Barda. So ano yung pinagkaiba ng efforts nyo sa teleserye, sa series, and here sa film? Efforts, I think pagkaiba kasi yung shooting sa teleserye and shooting a movie. Sa movie kasi mas maraming shots. Mas konti yung scenes for the day, but more shots. So, I think nagkaroon kami ng adjustment when it comes to shooting a film together. Diba? But, siguro yun. But siguro yung when it comes to the role naman, similar na naman yung acting. Depende pa rin talaga sa script. I agree with David, style ng paggawa ng teleserye at pelikula mag-iba talaga. As in, ang pelikula kasi afford namin mag-shoot ng fewer scenes pero maraming angulo. So we do it multiple times talaga. So dapat same yung energy, same yung level of emotions na ibibigay mo. Minsan challenging kapag makahaba yung dialogue, di ba? Tapos maraming beses mo siyang kailangan ulitin. In terms of acting, I learned, kasi matagal na ako hindi nakapag-pelikula, ngayon na lang ulit. I learned to mas liitan yung acting. Kasi ano to eh, this will be shown on the big screen. So, konting galaw mo, kitang-kita agad. Unlike sa TV na maliit lang yung papanooran mo, diba? So dito, mas subtle dapat yung approach, mas ano ka lang dapat, mas kalma. Pampilikula lang dapat yung acting, mas maliit. Kasi yung sa Maria Clara na talaga ang lalaki, di ba? Dito dapat talaga mas subtle ka lang, ganun. Mas still. Kasi ang hirap mong sundan sa malaking screen, pag ang likod-likod mo, di ba? Lalo na pag close up, tapos nasa malaking screen ka, mahirap na kakahilo yun. So I learned to be still when doing the film. Was it challenging for both of you to adjust from teleserye to movie? Yes, oo. And pinag-usapan namin yun pagka, kanyari during take na parang nakakapagod din pala, no? Kahit rom-co. Kasi ang hirap yung same yung eksena, pero kailangan
kiligin ka ng kiligin dun sa same eksena na yon. Kailangan pag binato ni David yung linya, kiligin ka the same level ng wild at ng tight at ng medium at ng drone at ng gimbal at ng ang daming shots. And you have to give the audience the same level of kilig. Dapat walang maiba. So yun, yung I think yung consistency ng paulit-ulit na emosyon. Meron pa, sorry. In real life, how would you coach someone kung paano magka-appoint sa kanilang nililigawan o sa mundane life? How would you coach them? Siguro, they should pay attention to the interests of the person they're pursuing. May it be food or film, or kung masyado silang artsy, if they're into paintings, if music, ganyan. Siyempre, mas madali mong makuha yung puso ng taong naliligawan mo pag minamatch mo yung interests mo sa kanila, hindi ba? And then after nun, i-share mo rin yung interests mo sa kanila. Baka naman somehow you guys share the same interests, marami pala kayong similarities, and then doon na magkakaroon ng spark, doon na kayo magkaka-developan, hindi ba? It's more of like getting to know the person and really listening to what she needs, what she wants. And Ahia, are you single? Are you single? So you are you? Sometimes then. No, I'm asking if you're single kasi if you are single, if ever you're single, would you hire Mila or Barbie na mag-love coach sa'yo? Siguro to answer your question, yung single. Oo naman, galing din yung Barbie mag-ate. Yung sagot niya kanina sa'yo, parang, wala. And sorry, ang dami kong questions, last na talaga, sa Barda. How do you and Jack give each other reassurance? Paulit-ulit na reassurance kasi ang dami-dami. Well, ang gaganda ng feedback sa inyong dalawa, like really, and even I follow both of you, kinikilig din ako eh. Pero at the same time, mas kinikilig din naman ako sa inyong media kasi grabing reassurance ko sa isa't isa. So, how do you and Jack give each other a constant reassurance na sobrang tagal mo na, and yet you are also in the love team? Pero, bago niya sagutin yan, sa susunod na lang, kasi syempre David and Barbie ko, di ba? At susupport na naman si Jack. Okay. Oh, last. Kay Adi, I've seen you na you're open naman na ayaw nyo magpaasa sa fans dahil alam naman nila yung reality, di ba? So I just wanna know, how would you describe the kind of love you have for each other? Knowing na may chemistry talaga kayo at marami kinikinig. The kind of love that I have for David is, ano siya, hindi agad-agad. Pero nung na-reach na namin yung level of friendship na kailangan namin to make the partnership work, the love I have for David is more like, feeling ko mas nagiging ano ko eh, taga-ano niya, taga-guide, ganyan, yung taga-support, hype man ba tawag doon? Na-experience ko yun na nag-Canada kami, nag-Sparkle Tour kami sa Canada, na parang I really went out of my way to support him on stage, as we all know na may medyo mahiyayan lang na ating ginoong. So, yun, I think it's more of that. It's more of showing my support sa kanya, sa abot na makakaya ko pag magkasama kami. Para mas mag-work yung love team namin. And David? For me naman, I just reciprocate yung sa support na binibigay niya sa akin. Hindi naman niya kailangan talagang supportahan ako, but she still does. So I super appreciate that. And, ayun, tsaka, think about it. Like, sabihin natin 20 years from now,
like my name is actually attached to Barbie scene. You can search Barbie Cortez at Atabas David Gao, di ba? Sa Google related search. So it's really... Search ko ba ako? Wow. Me. Sige din ako. Hindi, pero ako, di ba? So, ayun, I really value Barbie as a friend and as a co-worker. Pero balikan ko lang, kasi nga syempre, when there is support, kahit pa paano there is love, di ba? So, hindi ba kayo nako-confuse doon sa kind of support and care you have push for each other? Niya. Hindi kayo nako-confuse na, di ba? Kasi may mga, like si Kelvin Miranda, that's friend. Ay, may name drop. Kasi pag mga loving, diba? May times na nako-confuse doon sa feelings. Kaya ba hindi kayo na umaabot sa ganung point na nako-confuse? Siguro, one of the things I'm thankful for na nakapasok ulit ako sa love team is I got paired in a love team at this age, sa edad ko. Kasi syempre, nag-mature na rin naman ako as an actress and this is not the first time na may naka-love team ako. So, over the years, natutunan ko na ako paano magtrabaho sa isang love team. Para, hindi, alam mo yun, like, hindi maging confusing. Pero, I totally understand ko where you're coming from. Talaga nga namang makaka-confuse siya, hindi ba? Para sa mga bagong artista na biglang kilig-kilig agad, diba? Tapos magiging love team. Siguro, ipapasalamat ko na rin na marami na rin akong naging love team before. Kaya medyo na-train ako, kumbaga, na talagang ano tayo, work tayo. Para na-separate mo na. Yes. At saka, I'm always blessed with good people to work with. Fortunately, I'm really grateful for that. Si David kasi yung tipo ng love team na he doesn't really take advantage of me. Alam mo yun, yung parang just to make the love team work, parang liligawan ka, yung ganon, para lang sa image, para lang may ma-issue kayo na, ay, nililigaw, wala siyang ganon. Napaka-ano niya, napaka-totoong tao niya, napaka-genuine, yung care niya para sa akin, alam mong hindi naman siya flirting, siya talagang sincere lang talaga siya towards me, at saka yung friendship naming dalawa, wala naman talagang mali siya. Kaya mas masarap magtrabaho. Mas komportable kami sa isa't isa kasi may ganun din kaming assurance na hindi namin mababayaan ang isa't isa. And we won't get like confused along the way. Ayan, si David ba? Nako-confuse din. Nako-confuse ka ba? Di naman. Gaya nang sinabi ni Barbie, we're really good friends. And we support each other. Diba? And actually, blessed ako na si Barbie yung love team ko. Sabi nga niya, I don't take advantage of her, diba? Eh, siya din naman. Hindi rin naman nag-take advantage. Parang talungot niya. Gusto mo ba? Tingin nga. Uy! Uy! Huwag ka naman! Joke lang yun. Yes. Yung next question ko for David, kasi kanina parang hindi ko maamin yung about your personal life. Siyempre alam namin si Barbie, my boyfriend na. Ikaw, hindi mo masabi kung single ka. Pero do you find it hard na being in a love team na makahanap ng girlfriend outside of showbiz or kahit sa showbiz dahil na-attach ka nga sa love team? But I think, I'm not saying I'm single. For sure naman, nakikita niyo siguro sa social media, di ba? So I think it's just what you see is what you get. You know, I mean, I don't want to disclose anything. Yeah, so. Pero meron. Basta what you see is what you get, di ba? Mali mo, maglakad-lakad lang, eh, meron akong kasama. Hindi mo masabi, di ba? So, kasi it's a private life na I don't wanna, yeah. It's because you want to protect the girl, ganun ba yun? Kasi syempre nga, may mga fans. Tingin mo ba? Kasi ano, tinanong ko rin yung sarili ko. Yeah, yeah. First. Siguro. Siguro, speaking on behalf of David na lang, knowing him, siguro sa lahat sa atin dito, I would like to say na ako ang may pinaka nakakakilala sa kanya.
And knowing him, he's a very private person. So just sitting here in front of all of you is a really big challenge na for David. Diba? So he's not the type of person to open up his personal life to all of you. Which we all find very challenging kung tayo man ang tumayo sa kanyang posisyon, hindi ba? So I think we would just like to ask for respect for privacy na lang po for people like David na gustong ihiwalay talaga ang kanyang professional life at talagang mag-bloom ang kanyang career, diba? I love you, Barbie! Kaya naman, di ba, ang gaganda ng mga tinatanong ninyo kasi nga naramdaman natin kanina yes. Lahat na giving siya today. Yes! Aba na ako actually, kanina. Napipin niya close niya na-impress. Yes! Pinagasaya siya. Dabi niya kasi. Actually, sorry Ate Janice, look at you. Kayo na kapagdating niya dyan, sinilip niya muna talaga kayo. Yeah! Di ba, David? Mabayin ba sila kayo? Chalag niya muna, oo. Yes, introvert kasi ako. So, I think kapag one-on-one, two-on-one, two-on-two, mas kaya ko mag-usap. Pero like, I think talking in front of a lot of people gives me so much anxiety. Yeah. But I'm trying because it's my work, yeah. Hindi naman halata. Siyempre magaling tayo mag-fake. Sumagot pa talaga. Hindi ko alam kung paano ko po sasagutin yan kasi aaminin ko, isa rin po si Miss Catherine Bernardo sa mga taong nilolook up to ko sa showbiz. She really handles her career and personal life really, really well and that is why there's no doubt kaya maraming brands ang na-attract niya dahil ganun niya talaga dalhin yung sarili niya. And so to be acknowledged or to be noticed na kahit pa paano ay parehas is syempre a very big honor for me. And sana nga magkatrabaho kaming dalawa dahil isa rin siya talaga sa mga gusto kong makatrabaho at isa sa mga ina-admire kong actors of our generation. Thank you po. Thank you, Janice. Nalita po na kay Barbie. Barbie, alam naman ng lahat, sinasabi mahusay, hindi lang mahusay, premiado talaga. May napatunayan na bilang isang actress. Oh, pero yung iba naman, sinasabi si, aminado rin naman si David na ngayon lang siya kapag gumagaling siya dahil din sa'yo. Pinagmamalakna niya yung sa bago niyong pulang araw na talagang iba na yung acting niya. So far, paano nakita yung pag-evolve niya bilang aktor? Ang maganda kasi kay David, very expressive yung mata niya. So, pag natutunan niya na to work around it, to work on his eyes, napakadali na nun kasi magaling din naman siya magpakilig. And sa lahat ng proyekto namin, kada project na ginagawa namin, nakikita ko yung confidence and yung comfortability niya na umarte. Diba? Given na mahiyain siya, diba? Pero pagka nasa set yan, hindi ganitong klaseng David ang makikita mo sa set, ha? Talagang actor David yung makikita mo. Talagang game siya, willing siya, in-character siya. Especially dito sa Kulang Araw, talagang game na game siya talaga. Makikita mo na rin na unti-unti nabubuo yung passion niya for acting, for the craft, which I really admire kasi nakita ko siya from Heartful Cafe. So medyo nasundan ko naman yung mga projects niya kasi yung mga sumunod na projects ako na yung kasama niya. So nakita ko rin yung growth niya. And ngayon sasabi ko na mas komportable na siya kumarte sa harap ng camera at mas dedicated siya na galingan yung mga characters at mga projects. And like sa mga projects na kinukuha niya, very mindful din siya. Kasi alam na niya yung image na pinangahawakan niya. So very mindful na rin siya. Which is very good as an actor. Like hindi ka lang tanggap ng tanggap for the money, diba? Talagang mindful ka sa career na gusto mong tahakin,
sa image na, na inaalagaan mo. May ganun na siya. Siguro dahil nadala na rin dahil businessman siya. So, comes with it na rin. Tuwa rin kami, Barbie, na parang pinagtatanggol mo siya pag may mga nasasabi na ikaw yung nagbubuhat sa kanya na para bang wala siyang naitutulong para umangat yung love din din. Actually, nalulungkot nga ako kapag may naririnig akong ganun. Kasi parang nawala ng purpose na tinawag pa kaming love team. Kung wala yung teamwork, hindi ba? Parang a love team yung work, hindi kayong dalawa yung magtatrabaho. Galing ni Barbie sumagot. Siguro, mas napapansin lang ng mga tao kasi mas ako yung nagsasalita, di ba? Obviously. Pero look, parehas kaming nandito. We're both here today promoting the film. Pero alam mo yun, siguro mas ako lang kasi yung naririnig, nakikita ng mga tao. Siyempre, ako yung mas makulit, ganyan. Pero in terms of effort and yung dedication namin para mag-work tong love team, parehas lang naman. Kasi parehas naman kami nagbe-benefit, hindi ko ba? Last question ko, para sa inyong dalawa. Physically, ano yung nakaka-inlock sa isa't isa? Physically. Ano naman? Sige na, alam ko naman. Sasagot ko lang eh. Siyempre, ano? Maputi. Ah, may ilikis na maputi eh. Oo. Ano ba? Maganda. Oo. Ano ba? Sexy. Sexy. Ganda ng buhok. Exactly. Matakal. Yes. Ganun. Tsaka mabango daw. Mabango daw. Barbie, ikaw naman kay David. Ang mga gusto kong qualities ni David, yung pag-aalaga niya sa akin, pag kami lang dalawa, yung kapag kunwari, actually isa nga sa mga naalala kong memorable na eksena, yung doon nga nung nasa crossing kami, nasa kalsada kami, wala kaming lapel, wala kaming anything. Nakatayo lang kami doon sa gitna ng daan habang ang daming sasakyan, mga bus na dumadaan. Pero parang nagchichikahan lang kami kasi montage lang naman yun. Nagchichikahan kami. So parang at that moment in time, kasi parang cars are passing by, ganyan. Pero parang kami nag-uusap lang kami ganyan. So parang tuloy lang yung mundo. Pero kami nakatigil lang kami. Nag-uusap lang kami about life, about ourselves. So parang yung moment na yun, parang isa yun sa hindi ko makakalimutan kasi isa yun sa mga moments na nakilala ko siya talaga as David and not the David na nire-represent ng love team, kumbaga. Yung hindi yung matting idol, hindi yung leading man. So talaga, si David lang as a person. So yun. Si Marina, namumuli. Ano yung physical na gusto ni Kyle? Kay David? Mano? yung physical quality na nagustuhan ko kay David, siguro yung kanyang biceps. Nakita ko yun nung maging sino ka man kami kasi lagi siya nakasando. Lagi siya nakasando. Malaki rin ang katawan niya kasi lagi siya nag-workout. Yung biceps niya. Diba? Na-experience ko yun kasi diba natulog kami sa kama. Ito sa eksena mo, magkatabi kami. Naramdaman ko ang kanyang mga busy. Gano'n. Kaya kayo ito dalang, nadinis mo ba yung mga ganung moment na nagkatabi kayo sa kama? Talaga yung mga taong nila. Ako rin ako, boys na lang mo. Ano ba? May nagkatabi ka ba kagabi? Thank you! David pa kaya sagutin binabalik nila. Hindi, walang na ako. Okay naman sila. Pero parang may gusto ko talagang hitirikati. Ay, sige. Yes. Kami ni David, in terms of yung sophistication ng acting, yung maturity, yung styling namin, di ba? Kita niyo naman, very close to K-drama, di ba? Even yung approach namin sa character namin, lagi ko nga sinasabi, ito yung pinaka-sophisticated role na ibinigay sa akin na kahit yung itsura ko, iniba namin, pinagalaga namin, diba? And also, nag-level up kami kasi ang taas ng production value ng pelikula lang ito, diba? So, kami rin, in return, talagang nilevel up din naman namin yung approach namin dito sa project na to. Mas
mas pang-pelikula, alam niyo yun, mas hindi, yung hindi mo mapapanood sa free TV, yung worth it, ibayad. David? Level 2, level 4. Ano yung tanong ko? Siyempre, nag-expect ako magpansin ka. Kailang tandem kayo nito, di ba? Paano nag-level up kayo din sa pelikula ng that kind of Supermarket ako. Hindi kasi siyempre galing sa pagkakala niya para iba magsalita eh. Di ba? Iba rin yung character. So with this, siyempre, nag-level up kami in a way na dati nasa vegan na kami nag-shoot. Eh, nasa may aircon na, may nasa Korea na kami, di ba? So, siguro dun, and siguro yung acting rin, nag-level up din, di ba? Siyempre, I think with every, in every TV series, trying to be better. So, okay. Follow up ko lang, may kissing scene kayo dito. May kissing scene kayo. Meron ba, Tere? Hindi, ang sama na tingin sa akin, Tere. Sabi ni Tere. Sa premiere night na lang na direkto. Malalaman, pupunta po ba kayo sa premiere night? Malalaman. Kasi yung hirang mo, hindi na nila papanoorin, hindi na nila aabangan. Pag-isip, mag-party ko. Dapat panoorin. Pag-isip, ano yan kayo, Jeff? Pag-isip ako kasi tinatanong niya yung kisip. Sini pinapatanong nga rin ni Doron Dan Castro, sabi ko may premiere night bang natin is for. I love you, Archie. Our last question is from the person in blue, si Alan Sanko. Tapusin mo na, Alan, ha? Kasi from stars po to! Oo, ang haba-haba na para makapagkala ng rising ground ngayon, ha? Kasi pagod na pagod na ako. Last question, dapat pala killer question ko for Barbs. Hindi, joke na. Congratulations, Barbs. Hindi, alam mo lang kayo na puro killer question. Ano line na lang related to the movie? Pero first, congratulations to your first movie, Barbs. Yung question ko lang kay Barbie, if given a chance to be, kumbaga, pwede ka bang maging personal kumbaga, coach ni David? Kasi alam namin na you're an expert pagdating sa love because, di ba? I mean, like, tagal yung relationship nyo, you know how to handle love, di ba? Yung pagiging partner niya. Parang kung hihingi man favor sa'yo na maging personal coach, are you willing to coach him? Okay, para maging successful din yung love life ni David. Alam niyo, sa totoo lang, pag yung pinag-usapan namin ni David, mas hopeless romantic siya kaysa sa akin. May babae siya kasi sinundan sa Korea. Ganun level. Na hindi alam ng girl, sinurprise na yung girl, punta siyang Korea, nakabackpack lang siya. Dala siyang rose, punta siyang Korea. Ganun yung level of love ng taong to. So I don't think he needs coaching. But if ever he would ask for my help, hindi ko siya para i-coach. Siguro I will just share my experience and then sana he'll learn from it. Somehow. Yun na lang. Thank you, Barbie. Last na lang to both of you. Kasi parang sa dami ng mga projects niya together, di ba? Parang Paano nyo ginagawang kahiligan? How do you prepare? Especially kung may mga kissing scene or medyo intimate scene kayong dalawa. How do you prepare for that scene? Kung hindi nyo manireveal na meron kayong kissing scene dito, how do you prepare for that scene? Kung sakali, nag-uusap ba kayo? Or personal hygiene, mga ganyan? Yun, nanghihiram siya ng toothpaste. May toothpaste ka ba dyan? Kailangan daw ni David. Uy, prepare. Nag-expect. Yung mga ganon. Which I really appreciate naman. Kasi syempre, ang hirap ng intimate scenes. Tapos may ganon. Yeah, may chismes. May ganon. So, yun. And then, pinag-uusapan namin. Lalo kapag masyadong intimate yung eksena, pinag-uusapan namin para comfortable kami all throughout the scene, di ba? Walang mga surprise na mga mangyayari. Kumbaga, alam na namin yung flow ng magiging eksena. Kaya mas comfortable kami gawin. Kaya siguro mas nagiging maganda rin yung outcome niya. Kasi parehas kami confident at comfortable gawin yung mga intimate scenes namin. Ano? Ano?
ba? Pero supportive si Barbie. Ganun nga. Sabi ni Barbie, kaya hindi ako ng mouthwash. Hindi yung mouthwash, tsaka perfume. Sinakaya naman talaga, di ba? So, yun. Tsaka pinag-uusapan namin. Siyempre ako, hindi mo lang gagawa ng anything na hindi comfortable si Barbie. No, kasi ako, lalaki ako. So, kahit ano naman, ako lang sa akin, di ba? Pero, ano naman, no? Pero siyempre, kasi yung girls, kasi mas may limitations. So, yun. Thank you, Al. Wala, ang aming premiere night is on July 4th sa SM Mega Mall po yan. At ang aming showing ay July 10 in cinemas nationwide, directed by Catherine Yung Camarillo, produced by Pocket Media Productions, and distributed by Regal Entertainment. And maybe pagkatapos itong pelikula lang to, you will find that the kind of love that you're looking for. Thank you. Oh. Thank you, Barbie. I hope na panoorin yung That Kind of Love showing this July 10th gaya na sinabi ni Barbie. And yung napakaganda ng pelikula directed by Catherine Camarillo.